Magandang araw, Evelyn Marquez po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ang EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng mga bagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar series ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hi! Magandang hapon po sa ating lahat and welcome to our Itulay online tutorial in Discipline and Ideas in the Applied Social Science. We are on quarter 4, week 4, and the objective of our tutorial for today is to analyze the effects of applied social sciences processes on individual groups and society. Another one is to evaluate the effects of certain programs or projects or knowledge, attitude, and behavior of individuals, groups, and society. So again, I am your tutor for today, Tutor Shella of Senior High School Discipline and Ideas in the Applied Social Science, every Thursdays from 5:20 to 6 o'clock p.m. And for today, we are live at Facebook, DepEd EdTech Unit, Facebook, DepEd Philippines, at Facebook, DepEd Tayo. And we are also streamed live at DepEd EdTech Unit and DepEd TV. So, magandang hapon po sa ating lahat. So, the objectives of our quarter 4, week 4 tutorial would be, number 1 is to identify the effects of applied social sciences processes on individuals, groups, and society. Second is to cite certain programs or projects in your community which has an impact on your knowledge, attitude, and behavior towards other individuals, groups, and society. And the last one is to value the importance to know the effects of applied social sciences processes. So, magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga nakikinig at nanonood po ngayon, mga kapamilya, mga kaguro, mga kapwa-guro, mga magulang at mga estudyante. So, kumusta na po ang atin pong Webes? Sabi nga natin, ito po ay ikap-apat na araw na sa linggong ito. Kumusta na rin po kaya ang ating mga mag-aaral na? Sabi nga natin, malapit na pong magtapos ang atin pong taong panunuran school year 2020 at 2021. So, ilang kembot na lang magtatapos na po ang atin pong mga aralin. At sa mga susunod na session po natin sa Discipline and Ideas in the Applied
applied social science ay magbabalik tanaw tayo sa ating mga napag-aralan at kasama rin po sa ating pagbabalik tanaw sa ating napag-aralan ay magkakaroon din po tayo ng mga special guests para po sa ating mga session upang mas lalong mapalalim pa ang mga kaalaman na naibahagi ko po sa inyo. So, kumusta sa ating mga mag-aaral na bumabangon para umupo ng 10 oras? Parang hindi lang to para sa mga mag-aaral eh, pati sa aming mga teacher, lalo na kaming merong mga online class o di kaya ay meron ding mga tinatawag natin na modular class at meron kayong mga communication time. So, malapit na rin ang mga graduation, right? So, kaninang umaga lamang ay nagkaroon na sa aming paaralan ng pagpupulong sa mga magulang about the graduation rites that soon will happen sa lahat po ng ating paaralan. So sabi nga natin, tayo ay bumangon ng 10 oras para makipaglaban sa bagong hamon ng buhay sa araw-araw. So mas marami ng activities ngayon ang kailangang tapusin at gawin ng ating mag-aaral. At sa mga magtatapos ay dapat handa na sila sa kolehiyo. Sabi nga natin, ang pangako ng DepEd K-12 ay ang trabaho, negosyo o kolehiyo. So, moving forward, so, try lang natin magbalik tanaw sa ilang mga salitang ating napag-aralan at tingnan natin kung inyo pang maaalala o mababalikan kung ano ba yung mga kahulugan o tamang sagot dito sa mga ito. Yan. So, tingnan natin yung una. Sabi dito, it helps to identify the goals and potential solutions to problems which cause emotional turmoil on students. Again, sabi, tumutulong daw ito na kilalanin ang mga hakbang at potensyal na solusyon na maaaring nagiging dahilan para hindi maging maayos ang pamumuhay ng isang kliyente o ng isang tao. So, meron tayong dalawang pagpipilian. Ano ang tamang sagot? Ito ba ay counseling o ito ba ay social science? So again, sabi natin, ito ay tumutulong na ma-identify o makilala o malaman natin ang mga hakbang at mga potential na solusyon na nagiging sanhi ng problema para sa ating mga kliyente. Ano daw ang tawag natin dito? Ito ba ay counseling o ito ba ay social science? So, kung ano man ang nasa inyong isip ngayon, siguro tingnan natin kung tama ang inyong sagot. So, ang tamang sagot para po sa unang tanong natin ay counseling. Yan. So, sabi natin na pag tayo ay nagkakaroon ng counseling session, natutulungan tayo para mabigyan ng solusyon o alternatibong solusyon o kaya'y makagawa ng hakbang para magawa natin ng tama o masolusyonan ang problema. Pero uulitin ko, ang solusyon ay hindi manggagaling sa counselor o sa ating pong professional counselor. Ito ay manggagaling mismo sa atin base na rin sa pakikipagtulungan natin sa ating mga counselor na gumagabay sa atin para ibigay o mabigyan tayo ng tamang tahak kung saan o ano ang tama sa mga ating mga kasagutan o sa ating mga problema sa buhay. Next, ang atin pong ikalawang tanong, sabi, it refers to the scientific study of human society and social relationships. Tumutukoy daw ito sa siyentipikong pag-aaral, sa lipunan at pati na rin sa pakikipagkapwa-tao. Ano kaya ito? Sabi, it refers to the scientific study of human society and social relationships. Tingnan natin, ito ba ay counseling or ito ba ay social science? So, siguro parang libre na yung sagot natin para dito. Kasi una, ang tamang sagot, sabi natin, kapag may problema at gusto nating makagawa ng mga hakbang o mga tamang solusyon para dito, ay sinasabi natin na tayo ay dumudulog sa isang counselor. At kung tayo ay dumudulog sa isang counselor, ang tawag natin sa session na yon ay ang tinatawag natin na counseling. Now, so sabi natin sa ikalawa, anong pag-aaral ang ginagamit sa pag-aaral sa lipunan at sa mga relasyon ng bawat tao doon sa lipunan? So kung yun ang ating pagbabasihan, is it counseling or social science? Siyempre, ang tamang sagot ay naibigay na. Ito po ay ang
social science. So, next, punta naman tayo sa ating ikatlong tanong. Sabi, this refers to any organization that is conducting community awareness activities. One example is to support the legal and natural rights of those who cannot defend themselves. Sabi, ito daw ay isang organisasyon na nagkakandak ng kaalaman o sabi nating awareness sa komunidad. Ang isang example lang nito, halimbawa lang, ay ang pagsuporta sa mga legal na karapatan ng bawat isa para meron silang kakayahang ipagtanggol ang kanilang sarili. Ano kaya ang sagot dito? Ito ba ay behavioral change o ito ay ang tinatawag nating advocacy groups? So, tingnan natin ulit ang tanong. Sabi, this refers to any organization that is conducting community awareness activities. One example is to support the legal and natural rights of those who cannot defend themselves. So, is it behavioral change or advocacy groups? So, sabi dito ha, kung babalikan natin na ito, it is an organization. So, meron na tayong keyword dun sa atin pong tanong. It is an organization. Kung ito ay isang organization, ano ang tamang sagot? Behavioral change or advocacy group? So, the correct answer is advocacy groups. Yan. So, lipat naman tayo para sa ating ika-apat na tanong for this session. Now, sabi natin, this time, they work with individuals and families to help improve outcomes in their lives. Tumutulong daw sila sa mga pamilya o sa mga individual para mapaunlad ang kanilang mga sarili, gayon din ang kanilang buhay. So, tingnan natin, sino ba yung tumutulong? Ito ba ay tinatawag nating behavioral change? O ito ba ay isang tao na ang tawag natin ay social worker? So, balikan natin muli ang ating tanong. Ah, sorry po. So, balikan natin ang tanong. So, they work with individuals and families to help improve outcomes in their lives. So, ang tamang sagot ay napakita ko na. So, ito ay social worker. So, sinasabi natin sa ating mga nakaraang talakayan na sila ay tumutulong para mapabuti ang buhay ng bawat isa sa isang komunidad, lalo na po dun sa mga tinatawag nating underprivileged o walang mga kakayahan. O di kaya naman ay may mga kapansanan o sila din po yung mga nakakatanda. Next, let's have the next one. So, sabi natin, the correct answer is... Okay, so tapos na po pala ang atin pong tanong. Now, punta na tayo sa talakayan natin ngayong hapon. So kung makikita nyo, nakalagay dito, behavioral change. Pagbabago sa pag-uugali ng tao sa isang lipunan. Pagbabago sa ugali ng isang tao sa loob ng tahanan. Pagbabago sa ugali ng isang tao sa isang bansa. Now, so tingnan natin ito sa pag-apply natin ng social science sa COVID-19. So sabi natin yung COVID-19 nakakasawa na paulit-ulit na. Pero habang tumatagal, mas lumalalim ang pag-aaral natin kung ano nga ba yung COVID-19. Saan siya nagmula? Paano siya nagmumultiply? Bakit may lumalabas na bagong strain? Ang bakuna ba na ibinibigay sa atin ay sapat na o kailangan pa natin magkaroon ng una, ikalawang shot at magkaroon pa tayo ng booster bawat taon? Ang bakuna ba ay maaari na para sa mga kabataang edad 12 pataas o 12 pababa? Kung hindi pa, kailan kaya ito mangyayari? So sabi natin, sa larangan ng applied social science, meron tayong tinatawag na behavioral change. At kung ang pag-aaralan natin ay ang COVID-19, sa tulong po ng ating applied social science ay natuturo nito kung ano yung science of COVID-19, kung saan nagmula ang COVID-19, paano natin maiiwasan ang COVID-19 at sa paanong paraan natin maibabalik ang ating buhay sa bagong normal. Sabi nga natin, kahit kailan, ito na yung bagong normal na meron tayo. Ibig sabihin, ng bagong normal na meron tayo, ito na yung kakaharapin natin.
at haharapin natin sa mga susunod na araw, lalo na po yung ating mga mag-aaral. Kanina nga lamang sa aming talakayan, sa aming pong mga meeting, sa aming mga magulang, ay naisabi nila kung ano yung mga problema na kinaharap nila para sa ngayong taon na ito. Na gayon din naman kaming mga mag-aaral o kaming mga guro na gaano kalaki yung challenge o barrier para po maipagpatuloy ang laban tungo sa edukasyon. Pero ang sabi rin sa base sa amin na pag-usapan na pinakamahalaga ang laban na ito kasi kailangan nating maitawid, kailangan nating maitulay ang edukasyon dahil mas malaki ang magiging problema kung hindi magtutuloy-tuloy ang sistema ng edukasyon. So sabi namin, ano kaya yung mga posibleng hinaing na may kaugnayan sa COVID-19? Naglabas sila ng mga hinaing sa amin, katulad na lamang ng kahirapan nilang magturo sa kanilang mga anak. Yung oras kung paano nila ituturuan at yung mga pagkakataon na hindi nila alam din ang sagot dun sa mga katanungan. Which is, ito ang mga pamamaraan na tinutulungan tayo ng isang programang katulad nitong Itulay na aking ding nabahagi sa aming meeting at sinabi ko rin sa kanila na sa taong ito ay lahat ng pagpaplano ng ating departamento, lahat ng adjustment para sa edukasyon ay gagawin upang maipagpatuloy at mas mapaganda pa at mapalawak ang magiging panunuran school year 2021 at 2022 para sa ating mga mag-aaral. Sabi nga namin eh, kaunti na lang po, kaunting tulak na lang po para sa ating mga mag-aaral. At kanina rin ay tinanong ko sila kung ilan na po bang mga magulang natin ngayon ang nakapagbakuna na. Bakit? Sabi nga natin sa Science of COVID-19, tinatalakay din ito kung ano ang kahalagahan na mayroon kung ang isang tao ay magpapabakuna. Ano yung proteksyon na meron siya sa tuwing siya ay magpapabakuna? So sinasabi natin na sa ganitong pamamaraan ay nakikita natin o nalalaman natin kung ano ang mga dahilan ng sa ating mga mamamayan kung bakit ayaw din nilang magpabakuna. So sabi ng ibang mga magulang kanina, "Ma'am, natatakot po kaming magpabakuna kasi po kung ano po ang mangyari sa amin." Binigay ko na pong isang halimbawa ang aking sarili. Sabi ko, "I had my first dose of vaccine this June," sabi ko. "Ngayon pa naman po, hanggang ngayon naman po ay buhay pa naman po ako. Hanggang ngayon pa naman po ako po ay hindi nagiging zombie." Ito po ay taliwas sa mga kumakalat na chismis po sa inyo. Kaya kung gusto po natin magbalik sa normal, ang sabi ko sa kanila, kailangan makipagtulungan tayo sa ating pamahalaan. At ang isang solusyon ngayon para sa panahong ito ay walang iba kundi ang magpabakuna tayo. Let's take advantage for the free vaccination na binibigay ng ating pamahalaan dahil sa mga susunod na bakunahan, pagkatapos ito ay maaaring mas malaki na ang ibayad natin para sa mga bakunang ito. Next, so sabi natin, in the effects of the application of the applied social science, katulad ng naibahagi ko, we have the science of COVID-19, how it started, and this one, in the applied social science, they can also provide solutions on the said problems and issues. So kanina nga, nung sinasabi ko sa inyo, ay isa sa paraan ng pag-a-apply ng social science ay ang pagsasaliksik. So sa dami ng pagsasaliksik na ginagawa ng atin pong pamahalaan, pati na rin po yung nasa ating kagawaran ng kalusugan at pati na rin po sa kagawaran ng edukasyon, pati na rin po ang mga guro sa loob ng paaralan na mas nakakaranas nitong ating mga tinatamasang problema sa edukasyon. So sabi natin, kailangan nating paghandaan ang mga susunod na taon, itong susunod na taon na meron tayo. Ano yung posibleng solusyon sa mga issue na na-erase sa atin ng mga magulang na sinasabi namin na ito ay ating mga stakeholders. Sila yung nakikinabang sa atin. Sila yung kailangan nating tulungan. So sa pamamaraang ito, sabi nga natin, ang aming paaralan ay nagsagawa na rin. Okay? Ang mga pwedeng maging solusyon na ating magagamit para po mas mapalakas pa namin ang pagtuturo ngayon pong panunurang 2021 at
2022 na ito po inihahanda na namin ngayon pa lang ay binabalangkas na. Ano yung problema? Ano yung posibleng solusyon? Kasi sabi nga namin, hindi pwedeng manatiling problema ang problema. Kailangang maging bahagi tayo ng solusyon at kailangang makaisip kami ng paraan para mas maengganyo ang mga mag-aaral na magpatuloy ng kanilang pag-aaral at hindi tumigil sa laban ng COVID-19. So, kanino rin ay natalakay ko sa kanila sa mga magtatapos na mag-aaral at mga magulang na sinabi ko rin sa kanila na ang pangako ng DepEd K-12 ay una, sabi ko ay negosyo, ikalawa ay kolehiyo, at ang isa naman, ikatlo naman ay trabaho. Wala doon sa ika-apat ang option na maging tambay sila. So sabi namin, inihanda ang ating mga mag-aaral, inihanda ng ating Departamento ng Edukasyon ang bawat mag-aaral na una, maging handa sa trabaho after ng senior high school, maging handa kung sa kolehiyo, or maging handa naman sa negosyo. So ito yung gusto nating matamasa pagkatapos ang ating mga mag-aaral na katulad yung mga senior high school ay makapagtapos ng kanilang senior high school. Kung ano man yung inyong puntahan, kung ano man ang iyong maging desisyon, dapat laging makinig sa inyong mga magulang na mas alam kung ano ang gagawin o kung ano ang makakatulong sa inyo para magdesisyon. Katunayan na rin ay bahagi talaga sila ng dapat ng pagdedesisyon na hindi naman nila sinosolo, kasi sabi nga natin, ang problema, ang pamilya ay dapat laging sama-sama kung ano man ang problema at kung ano rin ang saya ng bawat isa. Now, so, sa atin pong edukasyon, gumagawa ng paraan ang atin pong sa health, nagawa rin ng pamahalaan ang atin pong ekonomiya. Yan, nagbibigay na rin sila ng mga alternatibong solusyon. So, base sa mga pag-aaral, so sabi natin sa tulong ng applied social science na ibabahagi na rin ang saloobin ng ating mga mayor at ng ating mga ekonomista na buksan na daw ang ating mga pasyalan, buksan na pabuksan na rin ang ilang mga restaurant at palarihin na yung mga tao na pwedeng lumabas. Pero sabi nga natin, kailangan pa rin maingat at sumunod tayo sa gabay ng ating mga IATF guidelines o IATF protocols na pinag-usapan ng bawat miyembro na may pakialam ukol sa pangyayari sa COVID-19. So sabi natin, itong mga solusyon, itong mga problema ay pinag-iisipan ng isa, hindi lang isa, hindi dalawa, hindi tatlong beses. So hindi natin alam kung ano yung posibleng mangyari. Pero sabi nga natin, we need to take the risk. So sinubukan nating buksan. Pero parang nagkakaproblema na naman tayo ngayon kasi habang nagbubukas tayo, dumadami na naman yung kaso natin. And this time, ang pagdami ng kaso po natin ay hindi lamang dito na sa NCR. Pati po sa Mindanao ay madami na rin ang kaso ng COVID-19. So, pinag-iisipan ulit ng pamahalaan, ano ba yung bagong strategy? At sa palagay ko, para makatulong ang bawat isa ay babalik ako na sinasabi natin na kailangan na nating magpabakuna. Ito yung isang hakbang at isang tulong natin sa ating pamahalaan. Next, so sabi natin, meron na tayo na sinasabi natin na nakapag-provide ng solusyon, the science of COVID-19. Ikalawa, makapag-provide ng solusyon o alternatibo ukol dun solusyon para sa mga problema na kinaharap natin sa COVID-19. Ikatlo, ang ikatlo daw na magandang halimbawa nito ay ang naibahagi ng broadcast communication. Okay, so sabi natin, ano, sa applied social science, mas marami yung nakakaalam, mas maraming pagbabago ang mangyayari. Kasi mahirap naman na tayo ay walang nalalaman tungkol dito sa sinasabi nating COVID-19. So makita na lamang natin yung kaganapan sa ibang bansa, lalo na sa India, sa dami ng tao na nagkasakit sa kanila ng COVID ay hindi na nila malaman
kung paano ililibing ang mga ito. So sinasabi din dito, sinasabi sa mga balita na halos sinusunog na lang yung ibang bangkay kasi wala na silang mapaglibingan. At ang naging problema nila, tuloy-tuloy pa rin ang kasiyahan. At base sa mga ulat sa international news, ang isa pa ring problema ay ang kakulangan ng kaalaman tungkol dito. At kung inyong mapapanood doon po sa, kung mapapanood po ninyo sa mga international news, minsan sila ay nagse-celebrate na magkakasama pa rin at yung iba naman ay hindi naka-face mask. Kung sakali mang naka-face mask, sabi nga natin ay nakababa ito o sa kanilang ilong. Kaya ganun pa rin, pareho pa rin ang naging epekto. So, atin tunghayan yung isang panawagan ng isang mayor ng ating Maynila na nananawagan siya na kung maaari ay face mask na lamang ang gamitin ng ating mga mamamayan at huwag na natin gamitin pa yung tinatawag natin na face shield na hindi naman sinang-ayuna ng ating pamahalaan base na rin sa rekomendasyon ng Department of Health. Dahil din naman po siguro ay kailangan pa rin natin ng doble protection dahil nga iilan pa lamang sa atin ang talaga naman na nakapagpapabakuna. At sabi nga natin kahit nga po may batas na ang ating Pangulo, sinasabi na niya ang mga hindi nagpe-face mask, hindi nagpe-face shield, hulihin na. Darating na sa point na gusto niyang ipahuli na ang mga ito. Bakit? Kasi nga ay hindi matitigil ang problema kung hindi nakikiisa ang bawat isa. So sabi natin na sa tulong ng broadcast communication na ipapahayag natin yung mga problema, posibleng issue, posibleng solusyon, dagdag kaalaman na kung makikita natin sa kabuuan, it has brought a behavior change to all of us Pilipino. So sabi natin, hindi lang isa, lahat. Sabi nga natin, it was a domino effect. Lahat ay naging problema, lahat ay nagkaroon ng problema ukol dito, lahat ay naapektuhan lahat ng sektor ng lipunan. Ipinakilala ng COVID-19 na ang sakit na ito ay walang mayaman o mahirap. Pagdating sa COVID-19, naging pantay-pantay ang lahat mating sa medical na serbisyo. Nakakalungkot lamang sa mga pagkakataon na marami ang nababawian ng buhay dahil sa pakikipaglaban sa COVID-19 na ginawa naman ng lahat para hindi magkasakit, kaso nga lang ay hindi kinaya ng kanilang sistema dahil na rin sa hina ng kanilang resistensya. Sabi natin, talagang merong pagbubuwis ng buhay pa rin kahit ano po yung gawin natin para po dito nalabanan natin yung COVID-19. But let us still stay positive amidst these negativities na maging positibo tayo na babalik din ang lahat. Sabi nga natin, hindi man totally, it would be a new normal. Now, so sabi natin, in finding solutions to the problems that hit the country today, this COVID-19 brought us a domino effect of problems. Sabi natin, with regards to economic, sabi niya, with regards to education, with regards to health, sabi nga natin, ito ay nagbigay ng isang napakatinding problema. Pero sabi nga natin, sa applied social sciences, dahil sa mga teorya na ini-apply na natin at mga taong kumikilos, ating mga social scientists, ay nabibigyan solusyon ang mga problemang ito. At itong mga problema nito, sabi nga natin, kung dumadami man ang problema, dapat nababawasan o mas dumadami ang ating mga solusyon para dito. Sabi natin, you always take a one step ahead of all of this problem. Yan. Ang sunod naman ay ang pag-educate sa masses on how to respond on the problem. So nakita natin yung behavioral change. Noon, ang kagawaran ng edukasyon and meron po tayong programa na hanggang ngayon ay meron pa rin o continuous pa rin is yung sinasabi nating Washington School or WINS program. Na noon, kailangan lahat ay mayroong lababo na mayroong sabon at ililinis ang kanilang kamay ng mga mag-aaral hanggat maaari. They need to wash as much as possible para mas malesen yung paghawa ng ibang sakit na noon naman na hindi pa uso yung sinasabi natin na COVID-19. At kung hindi man nakakatuwa ngayon, hindi mo na kailangang sabihin
dahil ito ay naging bahagi na ng sistema. So nakita natin yung isang pagbabago na nagkaroon ng impact na behavioral, na ito ay naging habit na ng bawat isa. Kung hindi man sila, sinasabi natin, kung hindi man po sila naghuhugas ng kamay, ay kulang na lamang ay ipaligo ang alcohol. Na kung noon ay hindi pinapansin ng pag-aalcohol o kumaisipan lamang mag-alcohol gel. Pero ngayon, parang sa bawat mamamayan, it's a must na may dala na alcohol at hindi mo na kailangan sabihin o paalalahanan sila kasi talagang may dala sila. Mayroon nga lamang mga nakakalimot, katulad na rin nakakalimot sa pagsosocial distancing, may mga nakakalimot minsan sa pag-face shield at sa pag-face mask, o sabihin na nating dumating na sa punto siguro ng buhay nila na nagsasawa na silang gawin yung paulit-ulit. Pero sabi nga natin, hindi tayo pwedeng magsawa sa ngayon. Bakit? Kasi pag nagsawa tayo, ang kapalit nito ay kung hindi man ang buhay natin ay ang buhay ng mga kasama natin sa ating tahanan. Now, so, meron na tayong tinatawag na behavioral change, and as you can see with COVID-19, the behaviors of everybody has changed. Sabi nga natin, kung noon, ang pag-aalkohol o paghuhugas ng kamay ay sapilitan pa sa ilan naming mag-aaral. Ngayon, kahit na siguro hindi sila pumapasok sa paaralan dahil sa tulong ng ating communication o broadcast communication ng social media na ipahatid, okay, sa ating mga tao kung ano yung dapat na pamaraan or first line of defense natin against the COVID-19. Now, punta naman tayo sa tinatawag nating structural change. When we say structural change, kung may pagbabago sa pag-uugali ng tao sa mga bagay na kinasanayan niya, at this point naman, ito ay tumutukoy sa pagbabago within the system ng ating gobyerno or within the government. Sabi nga natin kanina, a while ago, I was mentioning na it was a domino effect. Ito yung epekto na kailangan natin, na sabi natin ay hindi isang naapektuhan lahat, kasi lahat ng bansa ay nagkaroon ng sinasabi natin problema ukol sa COVID-19. And this time, sa pagkakaroon ng problema, nagkaroon ng problema hindi lamang ang ating ekonomiya, kundi ang ekonomiya ng iba ring bansa, na naging dahilan para tumaas ng presyo ang ating mga bilihin. Sabi natin, kung titingnan natin sa istruktura ng COVID-19. So sabi natin, meron tayong iba't ibang structural problems, at habang nagkakaroon tayo ng structural problems, nagbabago ito sa paglipas ng panahon. Now, ang tanong, ito bang pagbabago sa structure problem ng ating pamahalaan o ng ating bansa, ito ba ay pagbabago para sa positibong pagbabago, pagbabago para sa pag-unlad, o ito ay pagbabago na nakaatang lamang sa mas marami pang problema? Ayan, sabi nga natin na nung mag-arise ang sinasabi nating COVID-19, naging problema ang pagkain. Okay? Umunlad sa pagkakaroon ng problema ng COVID-19 sa pagkain, umunlad ang taniman. Yung mga dating hindi nagtatanim, ngayon nagtatanim na. Yung dating walang hilig, okay? Sa sinasabi natin, walang hilig sa halaman, ngayon ay nagkahilig na. So makikita natin na yung gulayan sa paaralan na isang proyekto ng ating departamento, ito ay nadala sa loob ng mga tahanan. Sabi natin, hindi na loob gulayan sa paaralan, kundi dinala ito sa mga gulayan sa pamayanan at tinatawag rin nating gulayan sa mga bahayan. So sabi natin na yung mga tinuturo sa ng ating departamento na akala natin noon ay makukulong lamang sa, sabi natin, sa loob lamang ng paaralan, ngayon nakita natin na ito ay naging sandata rin ng ating mga kababayan para sa paglaban doon sa gutom na mararanasan nila dahil sa bilang pagsara ng mga tindahan, kawalan ng makakain, kawalan ng trabaho, kawalan o pagbagsak ng ating tinatawag natin na ekonomiya. There was a structural problem and it has changed
over time. So sabi natin sa larangan yan ng COVID-19. So tingnan naman natin. So sabi natin, yung epekto pag sinabi nating structural change, this time na iintindihan na natin yung iba't ibang problema ng ating lipunan na mas nag-aaray sa panahon ngayon ng pandemya. Ano yung dynamics ng mga problemang ito? Ano yung mga posible pang mag-arise? Kasi yung structure, kung titingnan natin sa sexual na pang-aabuso. Tinitingnan natin ang sexual na pang-aabuso na mangyayari lamang sa mga taong hindi kakilala. Pero ang nakakatakot na kaganapan ngayon, ang sexual na pang-aabuso ay tumataas. At ngayon ay tinatamaan niya na rin sa ang sexual na pang-aabuso, ginagamit niya na ang online platform. Sabi nga natin, nag-iba yung dynamics, okay, ng ating sexual na pang-aabuso na noon lamang ay sabi natin, laging payo lamang ng mga magulang namin sa amin noon ay mag-ingat sa mga hindi mo kakilala. Sabi nilang ganun. Kasi baka may gawin silang hindi okay sa'yo. Pero kung titingnan natin, nagbago na. Hindi na ganun ang istruktura. Sabi natin, bakit? This time, mag-ingat ka hindi lamang sa hindi mo kakilala, kundi mag-ingat ka sa mga taong kilala at malapit lang sa iyo. So sabi natin, nagbabago yung dynamics. Dati, ang panloloko ay harap ang panloloko. Pero ano ngayon? Nagkakaroon na tayo ng tinatawag nating identity theft. Ginagamit ng ibang tao yung pagkatao ng ibang tao para makapang-scam. So sabi natin na yung dynamics ng problema, mas nagbago, it's either habang nagbabago siya, dapat nagbabago rin yung pag-respond ng ating mga kapwa tungkol dito o ng ating pamahalaan tungkol dito. So sabi natin, dahil sa kaalaman, impormasyon na nakukuha natin, dahil na rin sa pagbabago ng dynamics ng social structure at ng mga problems na meron tayo ngayon, nagkakaroon din tayo ng mga tools and skills to propose alternative solution. So sabi nga natin, sa loob ng paaralan, sa struktura ng edukasyon, kung noon nagkaroon tayo ng child protection policy school-based, ay ito ay ngayon ay hinahasa o hinaharness pa natin yung ating child protection policy na this time naman na bahagi na ang online world. Kasi sabi nga natin, ito ay bahagi na ng ating edukasyon sa mga susunod pa na taon. Pero kailangan natin magkaroon ng tinatawag nating proteksyon o polisiya ukol dito para maiwasan din natin ang pang-aabuso, ang pagbubulis online at kung ano pang maging problema sa loob ng klase dahil sa paggamit ng sinasabi nating online messaging o ang sinasabi rin nating paggamit ng sinasabi nating FB, Instagram, Twitter, YouTube at iba pa. So sabi nga natin, with regards to the structure, kailangan habang nagbabago yung dynamics ng structure problem, nagbabago rin yung ating solusyon. And we adapt. We adapt one click at a time. Kasi if we are going to adapt at 360 degrees, then it would really affect the culture in itself, the behavior in itself. So sabi natin, bago natin mabago yung kultura, bago natin mabago yung behavior, sabi natin, magkakaroon muna ng resistance. So we have to resolve the resistance first to calm down and to take a minute and think one step ahead, but take one step at a time. Sabi natin, nag-iisip tayo ng malayo ang ating pagtingin, pero iniisip natin yung ating hakbang isa sa bawat hakbang lamang. Yan. So, sabi natin, ito yung mga nagiging problema natin with regards to structure. Una, nagkakaroon na tayo ng social and family-related problems. Yan yun, dumadami na ngayon. Ngayon ay mas marami ang nagkakaproblema sa kanilang mga mental health.
Yan, sinasabi nga natin. Pero sabi natin, nung mag-arise ang problema nito about sa mental health, nagkaroon tayo ng pag-arise ng maraming psychologists. Ang ating kagawaran ay naglunsad ng iba't ibang programa para sa psychosocial support, hindi lamang sa ating mga estudyante, pati na rin po sa ating mga guro at posibleng pati na rin sa ating mga magulang sa susunod na panunuran. Which is sabi nga natin, hindi lang naman nai-stress ang teacher, hindi rin lang nai-stress ang mga bata, kundi pati ang mga magulang ay nai-stress din. At pag nai-stress sila sa mga tinatawag nating home facilitators, in the long run, magkakaroon din sila ng problema sa pagtuturo o sa pamumuhay sa loob ng tahanan kasama ang kanilang mga anak. Next, let's have another one. Sabi natin, gender issues. Yan, sabi natin, lahat tayo ay iba-iba. Lahat tayo ay may iba't ibang katangian. Ngunit ang paggalang at pagrespeto ang pinakamahalaga. So sabi natin, unti-unti, tinatanggap na nilang lipunan yung ating tinatawag na ikatlong gender. Dahan-dahan lamang ang pakikipaglaban ukol sa karapatan, pero sabi natin, unti-unti nang kinikilala. Sana dumating ang panahon na magkaroon tayo ng social o tinatawag nating equity at hindi lang equality. Yan. Sa pagkilala natin sa kanila, kinikilala rin natin ang kanilang mga katangian at kakayahan at ang pagrespeto sa kung ano man ang sino sila. Next, the problem of our overseas Filipino workers. Ang pagdami ng nagtatrabaho sa abroad dahil sa kakulangan ng trabaho sa Pilipinas. Ito pa rin hanggang ngayon ay binibigyan solusyon ng ating pamahalaan. Maraming mga nagsiuwi dahil noong panahon ng COVID-19, gusto na nilang umuwi at natatakot na baka kung anong mangyari sa kanila. At ang ating pamahalaan naman ay nagbigay ng programa sa ating mga manggagawang Pilipino, nagbigay ng pera para sa kanilang pangnegosyo. Next ay domestic violence. Nakakalungkot man sabihin, sa panahon ng pandemya, tumaas ang kaso ng domestic violence. Nasabi nga natin na hindi naman masasabi nating basta magkakasama, lahat ay masaya. Mayroon pa rin mga problema sa ibang mga pamilya. Next, single parenting. Kulang pa dyan yung tinatawag natin na early pregnancy ng ating mga kabataan na tumaas din nitong panahon ng pandemya. Next, pagtaas ng kaso ng krimen. Pero nung panahon kasagsagan ng COVID-19, bumaba ang kaso ng krimen. Kaso sabi nga natin, habang tumatagal, lumalaki ang problema, nagugutom ang mga tao. So, dapat tugunan ito. Ngayon, tumataas na naman ito at nakakalungkot lamang kundi pati ating mga kapulisan ay kasama na rin sa nagiging problema natin ukol dito. At ang huli ay ang tinatawag nating drug abuse o pag-aabuso sa droga o ating mga drug problems na hanggang ngayon ay very rampant pa rin. So sabi nga natin kailangan magawa ito ng hakbang na lahat tayo ay nakikiisa sa paglaban sa droga. Now, so bago po ako magtapos ngayong taon, gusto ko lamang po kayong iwanan sa bahaging ito na sabi natin, this time last year, puno ng uncertainty ang mundo natin. Lahat tayo ay maraming what if. What if mawala siya? What if kung ano yung mangyari sa kanya? So sabi nga natin, ngayong taong ito, andito ka para na rin stay strong at lahat kami ay proud sa iyo. So ito po, ako po ay nagtatapos na sa bahaging ito. I am Tutor Shella, Senior High School Discipline and Ideas in Applied Social Science every Thursdays 5:20 to 6 o'clock p.m. At for your comments and suggestions, email us at edtech@deved.gov.ph. Maraming salamat po sa inyong lahat at kita-kits ulit tayo next Thursday. Up next po ang ALS Elementary. Maraming salamat po at paalam po sa inyo. Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Eat to Light tutorial session ngayong araw.
Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa mathematics. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!